atin mo lang pansinin o bigyan pansin, ito pong isang video ito. Na kung saan po ay ang puno at tagapagtatag ng Members Church of God International, MCGI, na kung saan po mga kapatid at mga kaibigan, meron siya ditong napanood palang video ni Pope o ng Santo Papa ng Iglesia Katolika. Pero nakakalungkot mang isipin na kanya mismong pinanood, mga kapatid, ay kanyang binigyang pangkahulugan. Where in fact, ay sa pagbigay niya po ng pangkahulugan, ay namamali po ang kanya mismong sinasabi. Kasi out of context po yung kanyang sinasabi dito, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin at papanoorin natin mabuti, ito po, no? Pakinggan natin mabuti. Nagulat ako, Papa sa Roma, kasabi-sabi, ang Kristo raw ay tao. Pakita nga natin yun. Ulitin po natin, mga kapatid, ha? Nagulat ako, Papa sa Roma, kasabi-sabi, ang Kristo raw ay tao. Pakita nga natin yun. Ayan. So, nag-object dito, mga kapatid at mga kaibigan, si Eliseo Soriano, dahil sabi niya daw, ang Papa sa Roma ay nagtuturo daw na ang Kristo ay tao. But then again, my dear brothers and sisters, for those Catholics and non-Catholics, no, ang pananampalataya po ng Katoliko ay hindi po katulad po ng paniniwala ni Eliseo Soriano na mali. Bakit po? Ang Katoliko po ay naniniwala na si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. 100% God and 100% man. Ang tawag po dyan ay hypostatic union. Union. Kaya dapat yun ang maunawaan po natin. Pero dito po, mga kapatid, mga kaibigan, sa videong ito, ay malinaw naman dito na pinanood nila ang video ni Pope. Tsaka magbibigay ng komento ito si Eliseo Soriano. Pakinggan mo natin. Jesus no espíritu. Jesus no neo. No espíritu. Sabi dito, Jesus is not a spirit. Okay. Ganito po 'yon, mga kapatid. Ang konteksto kasi, hindi sinasabi ni Pope Francis na Jesus, no, is not just a spirit. Sabi niya, ang kanyang konteksto dito ay sa salita po siya na ang Katoliko ay naniniwala rin, no, na ang Panginoong Hesukristo ay tao rin. Pero hindi diyan nangangahulugan na tao lang. Ito. Ayan, Jesus is a person, a man. Ayan. Pag sinabing Jesus is a person, a man, hindi po nangangahulugan na i-deny na po ni Pope Francis ang pagka-Diyos ni Kristo. Ito kasi ang napakahirap po, mga kapatid, mga kaibigan, no, na makuha po sa mga taga-MCGI ay yung pinanood nila without any further research and understanding. Person è un uomo, Gesù è uno spirito, Gesù non è uno spirito. Ayan, ito. Pakinggan niyo mabuti kung paano po i-twist ito ni Eliseo Soriano. Jesus è una persona, è un uomo. Tino mo, pinakamataas ng puno ng isang bilyon at 200 milyon na Ayan, may halong inggit pa yan, ha? Pinakamataas daw na puno na may higit 1 bilyong na membro. Katoliko sa mundo? Oh. Ang aral, mali? Mali daw yung aral, mga kapatid, ni Pope Francis. Pero alam niyo po ang pinaka-obvious dito kung ano po yung naging mali. Ang mali po dito ay ang pakialaman po nila ang video ni Pope Francis at kanila mismong interpretahin. This is a very obvious na malaking pagkakamali po, mga kapatid, mga kaibigan. Jesus? Oh. No espiritu. Ayan, kita mo? Uomo. Mm. Nag-i-Italian yan eh. Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Omo raw, tao, aman. Saan mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Kaya nga Actually, mga kapatid, nalilito
si Eliseo Soriano at nililito ni Eliseo Soriano, frankly speaking ha, nalilito siya at nililito niya ang nakikinig sa kanya. Bakit po? Si Pope Francis ay naka-refer po kay Jesus. Huh? Naka-refer po sa kay Jesus that Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. So, ibig sabihin, Pope Francis referring to that man, no? Jesus. Even to the, in the Bible, ay sinasabi din po mga kapatid, mga kaibigan, ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng tao. So, in the same context po, mga kapatid, mga kaibigan, Jesus is a person, a man, referring that Jesus became flesh. But it doesn't mean that Jesus is just a man. Kasi hindi po sinasabi diyan sa video ni Pope Francis na Jesus is just a man. Never. Ang klaro at malinaw po dito ay nililito lamang ni Eliseo Soriano ang mga nakikinig sa kanya. And for sure ako dito, marami naman magre-react dyan. Bakit po? Eh, kayo nga, no? Puno nyo nga. Tagapagtatag nyo, tagapagtayo ng MCGI. Tinitira ang Pope namin. How much more? Hindi ako magre-react. Oh, garapala na yan, no? Magre-react talaga ako kasi by virtue of my of the sacrament that I received in the church, 1285 of the Catechism of the Catholic Church, I am obliged to defend my faith by word and deed. So, you are referring to the Catholic Church leader, which is our Pope Francis. That's why ako po ay sasagot. Ayan. Kaya, ayan. So, baka mag-react naman dito si Larry Silva, no? Brother Larry, I hope you are in a good condition at sana ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon. I hope na nakakapagnilay ka rin. Kasi ito ah, ang videong ito ay unang tinira ng tagapagtatag nyo na si Eliseo Soriano na nagtatag ng MCGI. Tinira niya mismo si Pope Francis. And this is the reason why meron po tayong reaction. Dahil hindi po ako papayag na lulugiin nyo lang ang simbahan, no? Kayo-kayo lang yung magko-comment, eh kami, hindi kami magsasalita. That's very unfair. Yan. So, I need also to voice out. I need also to speak. Dahil kinakailangan kong depensahan ang aking pananampalataya. So, if meron man dyang matamaan, nako, pagpasensyahan nyo na po kasi ako po ay magsasalita no, sa katotohanan ng itinuturo po sa amin. Ito po. Kung titingnan natin dito mga kapatid, mga kaibigan, ang ginawa po ni Eliseo Soriano na pag-uunawa sa sinabi ni Pope Francis ay katulad po sa ating mababasa sa Biblia mismo. No, ano po yung ating mababasa dito sa Biblia? Tingnan natin ha. Kung ano po yung context o ano po yung ibig sabihin kung bakit po ginagawa niya yan, no? Ni Eliseo Soriano. Bakit niya ginagawa ang bagay na ito? Kung saan ay hindi dapat na gawin. Ayan. So, tingnan natin mga kapatid ito. Sa ikalawang Pedro 3:15, basahin po natin mga kapatid ay ganito. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Remember, si San Pablo po ay nagsulat. At ano po ang nangyari dito sa kanyang mga sulat? Sa talata 16 po. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili.
This is a very clear statement from the first pope of the Catholic Church, Saint Peter, in a 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. At dito po naka-state sa verse 16, mga kapatid, mga kaibigan, na kung paano po nga na yung pope natin ngayon, no, kahalili po no, nagpumalit po kay San Pedro. Si San Pedro din po, mga kapatid, merong ganitong sinabi. Patungkol po ito sa sulat ni San Pablo. At ang sulat po niyang ni San Pablo, mga kapatid, ay minamali. In the same manner po, mga kapatid, ang statement po o ang video ni Pope Francis, minali. Minali talaga, sinadyang maliin. Ito ha, ulitin ko po yung pagbabasa. Sinasabi po dito, mga kapatid, oh, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Ito ha, at binibigyang maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. So, klarong-klaro po tayo dyan, mga kapatid at mga kaibigan, na meron pong ganitong pangyayari, no? Minamali talaga ang pangkahulugan. Kitang-kita nyo na yung katotohanan, mga kapatid, ha? Maling aral daw ng Katoliko. Maling aral daw ng Katoliko. Actually, hindi yun maling aral ng Katoliko. Ang pinakaklaro at malinaw po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay maling unawa ni Eliseo Soriano. Yan, pasensya na, pero totoo ito. No? Hindi ito paninira, pero ang totoo niyan, masakit talaga yung katotohanan. No? Kasi unang-una, siya ang tumira sa Santo Papa. That's why, ito ang resba ko. No? Hindi dapat na pakialaman ang bagay na hindi mo alam. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, pag meron tayong mga ganyang mga video na makita po na sinisiraan ang ating iglesia, naku, ipagtanggol po natin ating iglesia. Ito pa po, oh. Katawan tao, espiritu yun. Hindi nga makikita kundi magkakatawan tao eh. Oh, alam naman pala ni Eliseo Soriano na hindi makita kundi magkatawang tao. Yun na nga, no? Pope Francis referring to Jesus which he became flesh, no? Yung Kristo na nagkatawang tao. Yung Diyos na nagkatawang tao. Yun ang nare-refer niya. Eh kasi, ang gustong palitawan ni Eliseo Soriano, si Kristo daw ay tao. Hindi naman sinabi ni Pope Francis, mga kapatid, na si Kristo ay tao. Hindi po, bago sinabi niya po, Jesus is a man. Ano po yung punto natin dyan? Bago po siya naging tao, siya po ay merong kalagayan. At siya po ay si Kristo, bago siya naging nagkatawang tao. Si Kristo na po siya. Noong nagkatawang tao po siya, pinangalanan siyang Jesus o Yeshua. Diyan sana, Brother Eli, no, at sa mga taga-MCGI, sana naunawaan nyo naman ito, ang kontekstong ito. Hindi po na doon lang kayo magbabase sa video tapos lalagyan nyo ng konteksto nyo ng sarili nyong pagkakaunawa. Mali po yun. Maling-mali po talaga yun. Anong katunayang espiritu yun? Basahin natin sa ikalawang Korinto. Ayan, ito po mga kapatid, nililigaw na. Nililigaw na ni Eliseo Soriano yung mga tagapakinig niya. Hindi nga ganyan yung konteksto, Brother Eli, at sa mga namumuno ngayon o sa namumuno ngayon o sa mga membro ngayon na aktibo pa sa MCGI, hindi nga ganyan yung konteksto. Ayan, wag mong maliin, no? May kontekstong tama yan, kaya wag mong maliin. So I hope, mga kapatid, mga kaibigan, ay patuloy po natin na bantayang maigi ang ating pananampalataya, no? Wag tayong pauuto, no? Uulitin po natin yung sinabi po sa Biblia, sabi po sa ikalawang Pedro 3:16, no? Binibigyan ng maling unawa, ng maling kahulugan. Maling kahulugan talaga yung statement ni Pope Francis, binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang, ito sabi ng Biblia, at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa
sa ibang mga kasulatan. Kaya nga Exodus chapter 20 verse 4, paulit-ulit na binibigyan ng maling kahulugan dahil mali talaga ang pagde-deliver nila. No? Kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. I hope so na ang mga ganito po, mga kapatid, mga kaibigan, ay maiwasan na po natin. Na hindi na po natin ito gawin pa, no? At tayo po sana ay matuto na. Ayan. So, maraming salamat po, no, sa inyo pong pakikinig sa ating maikling pagbigay ng reaction po, no, doon sa videong 'yon. So, I hope na nakatulong po ang videong 'yon para po sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. So, Diyos po ang lahat ng papuri.